Hello, mga kakusina! Mahilig ba kayong kumain ng ulam na may gata? Pwes, itong ating recipe video for today ay saktong-sakto sa inyo. So, gagawa tayo ng ginataang seafoods. At ito ang mga ingredients na iniready ko para sa ating ulam for today. Gagamit tayo ng butter para sa ating panggisa. At maglalagay ako ng konting bok choy, string beans, at ito ang ating gagamitin seafoods, no? At ito ang tiger jumbo shrimp. Ayan, bumili ako ng 2 pakete. At syempre, maglalagay din tayo ng 1 pakete ng lobster claw. So, igigisa lang natin yan sa ating bawang at sibuyas. Meron din tayong soy sauce. Itong soy sauce na gagamitin natin is yung kinuha ko lang sa pakete ng ano, no, ng noodles. So, first thing gagawin natin is imemelt natin yung ating salted butter. So, dahil shrimp siya at seafood siya, naisip ko na masarap siyang igisa using yung butter instead of oil. So, ayan. Lagay lang natin yung ating minced garlic. So, gumamit ako ng 2 ulo ng garlic, no? Kasi masarap to pag maraming garlic kapag seafoods. And then, gumamit din ako ng isang kalahating onion. So, kalahating purple, 1 buo ng white onion. So, igigisa lang natin yan. So, pag medyo brown na yung ating garlic and medyo okay na yung ating onions, pwede na natin ilagay yung ating shrimp. So, ayan. Ang sarap yung shrimp kasi. Pinili ko talaga yung pinakamalaki. Ang sarap kasi yung malalaking shrimp. And then, maglagay tayo ng ating magic. Siyempre, di mawawala yung magic. Sarap, no? Ang pamagic sa ating ulam. And yung ating ground black pepper. Igisa-gisa lang natin yan. Kasi madali namang maluto itong mga seafoods na to, no? Especially yung lobster claw na yan. Kasi ano na yan, pre-cook na siya. So, ilalagay lang natin yung ganyan. Igisa-gisa lang natin yan para lumasa dun sa ating sabaw. Then, i-add na natin yung ating gata. So, kung gusto nyo na maraming sabaw, pwede kayong maglagay ng 2 lata. Or gusto nyo naman ng parang medyo tuyo siya na nagmamantika, pwede din yung 1 lata lang. So, gumamit ako ng 1 lata lang ng yung coconut milk. Tapos, nilagay ko na yung soy sauce. Na nakita ko lang ito dun sa parang Asian store na instant noodles, meron silang spicy chili sauce. So, yun ang nilagay ko kasi gusto ko medyo maangha. And then, nag-add din tayo dito ng hoisin sauce. Or, kung wala kayong hoisin sauce, para din siyang yung oyster sauce natin, no? Yung mamasitas oyster sauce. Para medyo manamis-namis yung ating sauce. Manamis-namis na maanghang-anghang. Ayan. And then, tinanggal ko nga pala yung hipon dyan. No? Nung, medyo luto na yung ating sauce kasi para hindi ma-overcook, no, yung ating shrimp. Then, i-add ko na lang siya pag medyo luto na yung ating gulay. Kasi itong gulay, madali naman itong maluto. Kasi masarap sa mga gulay yung para medyo crispy pa siya. Then, i-add na natin yung ating shrimp. Pagluto na yung sabaw, natik na yung sabaw, and then okay na yung ating mga vegetables. Pwede na natin i-add yung shrimp. So, ayan. Ang simple lang itong recipe na to. So, wala pang 30 minutes, no? Tada! Luto na ang ating ginataang seafood! O, diba? Ang sarap! Mamantika ang ating ginataang hipon at lobster claw. Masarap lang tong papakin. And ano, yung kung gusto nyo ng kanin, naku, mapaparami kayo ng kanin. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!